Saka gustuhan nga po ng New Orleans Pelicans na maging masaya, ang kanilang superstar na si Zion Williamson ay kumuha na nga po ang kanilang team ngayon ng kanyang bagong katandem. Yan nga, ang unang pag-uusapan natin dito, nasusundan ko na rin ang balitang galit na si Bradley Beal sa Washington Wizards at ang balitang nagsalita na nga po si DeMar DeRozan sa posibleng trade niya sa Los Angeles Lakers. Kaya tara, sabay-sabay nating simulan yan. Well, inumpisa na nga po ng New Orleans Pelicans ngayong araw ang kanilang plano sa offseason sa pag-trade nila sa kanilang mga veterano na sina Steven Adams, Eric Bledsoe at ang kanilang tatlong draft pick papunta sa Memphis Grizzlies upang sa ganun ay makuhan nila ang magiging bagong katandem ni Zion Williamson sa kanilang front court na si Jonas Valanciunas. Yes mga idol, siya na nga po ang pinakabagong player ng New Orleans Pelicans na inaasahang lubos na makakatulong sa kanilang opensa sa pag-a-average nito last season ng mahigit sa 17.1 points at 12.5 rebounds per game. Bukod rin nga po sa kanya ay nakakuha rin nga po ang Pelicans sa nasabing trade ng dalawang pick sa darating na 2021 NBA draft. Pero syempre, kung akala nyo mga idol ay dyan na nga po nagtatapos ang kanilang plano ngayong offseason, well, dyan nga po kayo nagkakamali dahil gaya nga po ng sinabi ko kanina, nagsisimula pala nga po sila ngayon given na magsisilbing daan ang kanilang ginawang trade upang makabo sila ng sapat na cap space na pwede nilang magamit sa pagpapabalik kay Lonzo Ball o di kaya'y sa pagkuha nila ng bagong point guard sa loob ng free agency. Sa sumunod na storya naman tayo, naibalita ko nga po noong nakaraang araw na kinukonsidera na ni Bradley Beal ang pag-request ng trade sa Wizards sa susunod na linggo kaya hindi na nga po magkanda o gaga pa ang ibang mga teams katulad ng Golden State Warriors, Philadelphia 76ers, Miami Heat at Atlanta Hawks sa pakikipag-agawan sa kanya. Pero ang tanong, ano nga ba ang punot dulo nito? Bakit nga ba bigla na lamang ginustong umalis ni Bradley Beal sa kanyang kupunan? Well, base nga po sa inilabas na balita ng The Athletic, ang rason nga daw po nito ay dahil sa kakulangan ng suporta sa kanya ng Wizards sa pagpili ng kanilang bagong head coach. Yes mga idol, ni hindi malang nga daw po pinakinggan ng kanyang team ang kanyang naging suwestiyon na si Sam Cassell na lang daw po ang dapat ang inilagay bilang bagong head coach ng kanilang kupunan bagkus nakapag-desisyon na nga po ang kanilang front office na kunin na lamang si Wes Unseld Jr. Kaya di na nga po napigilan pa ni Bradley bilang kanyang sarili na madismaya at magalit sa ginawa ng kanyang sariling kupunan. Sa huling storya naman tayo, makalipas nga po ang ilang araw mula nang pumutok ang balitang gustong maglaro ni DeMar DeRozan sa Los Angeles Lakers ay nagsalita na rin nga po ito patungkol sa posibilidad na pagtandem niya kina LeBron at Davis. Ayon nga po sa kanyang naging pahayag, hindi naman nga daw po niya maitatanggi na gusto niyong magkaroon ng oportunidad na makapaglaro sa kanyang hometowns na Los Angeles, especially kapag gusto rin siyang kunin ng Lakers. Magiging epektibo rin naman nga po ang kanilang trio kasama si LeBron James at Anthony Davis, lalo pat pare-pareho rin naman nga po silang magagaling at matatalinong basketball player, kaya ang poproblemahin na lamang nga po ay kung papaano sila magkakasama-sama. Ayon rin nga po sa inilahad ni DeMar DeRozan, it's all about winning nga daw po ang pinagtutuunan niya ng pansin ngayon sa punto ng kanyang karir. At sa pagpunta nga po niya sa kanyang 13th season sa liga, ay gusto rin naman nga daw po niyang makakuha ng oportunidad na manalo ng kampiyonato kahit papano. Maswerte na nga daw po siya dahil nakakuha pa siya ng malaki-laking sweldo, ngunit ang pinaka-goal pa rin nga po niya ngayon ay makasungkit na ng kanyang kauna-unahang titulo. So yun lang mga idol ang ating pinakabagong video at balita ngayong araw na ito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong maging updated sa mga videos sa akin channel. Siyempre, i-follow nyo na rin at bisitahin ang ating Facebook page. Shoutout nga pala at maraming maraming salamat sa lahat ng solid J-Zone TV dyan.